my Bible, it is God's Word. God will use this book to touch my heart and change my life. I will read this to be wise. Hear this being preached. Study, meditate, memorize, and apply its truth. For by this I will be blessed and be a blessing, and my God will be glorified. Romans chapter 6. In verse 16, kana usa ka verse atong dumanon pagbasa Romans chapter 6 verse 16, then abri sa ninyo i-clip sa inyong mga Bible ang 1 Kings chapter 20 kayo kana tubag-tubag na pagbasa ka atong himuon. Okay? Romans chapter 6 verse 16, doon ang tapagbasa, then 1 Kings chapter 20 verse 1 taman sa verse 9 ato ning basahon o tumag-tumag. Okay, Romans chapter 6 verse 16, then 1 Kings chapter 20 verses 1-9. Nana mo sa inyong Biblia, you can say amen. Amen. Sige. Verse 16, tumanta. Ready, read. Know ye not that whom ye yield yourselves servants to obey, ye servants ye are to whom ye obey, whether of sin unto death or of obedience unto righteousness. Okay, verse, 1 Kings chapter 20, verse 1. Ako magbasa sa verse 1, kamo sa verse 2, padayon na sa pagtubag-tubag ng pagbasa naman sa verse 9. Verse 1 in 1 Kings chapter 20, and Ben-Hadad, the king of Syria, gathered all his hosts together, and there were 32 kings with him, and horses and chariots. And he went up and besieged Samaria, and warred against it. And he said, thy silver and thy gold is mine, and thy wives also, and thy children, even the goodliest, are mine. And the king of Israel answered and said, my lord, O king, according to thy saying, I am thine, and all that I have. And the messengers came again and said, thus speaketh Ben-Hadad, saying, although I have sent unto thee, saying, thou shalt deliver me thy silver and thy gold, and thy wives and thy children. Yet I will send my servants unto thee tomorrow about this time, and they shall search thy house, and the houses of thy servants, and it shall be that whatsoever is pleasant in thy eyes, they shall put it in their hand, and they take it away. Then the king of Israel called all the elders of the land and said, mark, I pray you, see how this man seeketh mischief. For he sent unto me for my wives, for my children, for my supper, and for my gold, and I denied him not. And all the elders and all the people said unto me, hear me not unto thee, my heart is sent. Wherefore he said unto the messengers of Ben-Hadad, tell my lord the king all that thou didst send for to thy servant. At first will I do, but this thing I may not do. And the messengers departed and brought him word again. Okay, ang Diyos magpanalangin sa itong pagsimba ka ron. Kung ito ang mga ulo, ito yung pumunta, ang kita. Among may umang nga maan, nagkakasalamat ni again sa oportunidad na kayo usap ni karon sa mga walay tigumanan. Karoon na ako ka pasimba ka tayo. Pinagi sa spiritual sa mga maturan. Ikaw ay nagsulti ni John. Chapter 4, verse 23 and 24, seeker ka o worshiper, nimo, especially those that will worship you in spirit and in truth. So akong itugyan ka ron ang among pagpanatigo ang Ginoong sa Kristo, tabunin niya sa inyong mamiling na lugo. Sa pamayong mga akusasyon sa yawa kanina mo, mamayong mong rason, na hindi ka makabless ang mong panibahon ka ron.
pasayong ka na mo. Ikwitin ni Lord Holy Spirit, kapagin na tayo ni o kasing-kasing na mga kayo sa akin, o sa simple, o yano ka pa at yung makasabot sa mga spirit mano ko ba? O nag-ilako ba tayo na imunin ang mga katawan nyo, ikaw mo ay nagkatod nila karoon na ni Marigasya. Sa among pagpanagtigom, ikaw mo ay naituyok, ilamit ang inyong mensahe, ibuti nyo ang maimunin. Gabayo, at doon ay kayumuan sa pagkadayo at pagpatubo sa spirituhanon na pagtuo sa inyong mga katawan, pagpalambok sila ang pagkinabuhi, isipin mo mga kanina. Salamat kayo nyo mga makatugyan ko nyo. Ako nila, tanan na magawa sa pagpapa, tanan meditasyon sa mga kasing-kasing mga nauna, nagkatugyan ko nyo kino, ikaw mo yung nagkatugyan. Salamat kayo, Ginoong Isus, ikaw ang mga barog sa pulpito ko yung lako, yung mga maya mo yung maisa. Ikaw ang itigyanan karoon nila sa inyong gaman ng ngalan, Lord Jesus Christ, ang mga gyan po, ipangayo din sa salamatan. Amen. Amen. Okay, kalingkod. In Romans chapter 6, ginpahinunduhan yun ni Apostle Paul o ang tanan na mga magtutuo dito sa Rome kung unsa ka importante kada ginawa obedience. To whom you yield yourselves servants to whom you obey, ikaw servant anak. Ubod pa sabot, kung asa ni mo gihatag ang imong obedience, ulipon ka anak. Kung unsa imong isunod, unsa imong itugutan na imong sundon, imuhang itawag imuunin mo na siyang agalon. Sa ato pa, sa dihang imong tugutan na ang sala maoy imuhang sundon, agalon nimo ang sala o ulipon ka sa sala. Iyon ang Bible, to whom you yield yourselves servants to whom you obey, ikaw ulipon na lang. Balik tayo Romans chapter 6 please, sa itong mga Biblia. Know ye not that to whom ye yield yourselves servants to obey, his servants ye are to whom ye obey, whether of sin unto death or of obedience unto righteousness. My son, in ani ang Christianity? Ang Christianity is set on kaya nito ang platform of choices. Ibutang kita diha sa lukang kadiin ato ang pagpili. Kinsa may gusto ni mong sundon, kinsa may gusto ni mong mag-control sa iyong life, kinsa may gusto ni mong mapasinugan, kinsa may gusto ni mong naay dako ka party sa iyong kinabuhi. Ang salama o ang pagkamataro na nasa Diyos. We are on a platform of choices. Ato ang pagpili, whether sin unto death or righteousness, obedience unto righteousness. O na, kung sa may kalabutan aling sa 1 Kings, Pastor, ano ato aling imasa? Kani mo ay klaseng example o kahintang na kinahanglan makasabuta as we make decisions na ay gitawag mga gasurround o nalikamot ng besiege na to. At usang sakto ng passage. Ang isang may napapasa, di naman ay musika. Sus loka sa chen, balayong chen. Okay, so 1 Kings chapter 20, Paliog, Aprita. And Ben-Hadad, the king of Syria, gathered all his hosts together, and there were 32 kings with him, horses and chariots, and he went up and besieged Samaria at war against it. Okay, kaning panahon na naay itawag bisulog sa Israel. Ang Israel, ngano ni silang naimulani, ang kahintangan ni
Sa dihang na plastar sila sa promised land, ang first nilang nangari was King Saul. Si King Saul, he was promised by God, as long as yan, pasitunggal ang Gino, yan i-honor ang Gino, yan ang Gino, I will establish your kingdom. Pero ang naitabo ni King Saul, in second and first Samuel chapter 23, si King Saul, ni disobey siya directly sa mga command sa Diyos niya, kung nagyan di-challenge ang authority sa Diyos, o naiwan ang Gino, na tungod sa wala pag-obey ni Saul na ko, ingon ang Bible, rebellion is a sin of witchcraft and stubbornness is as idolatry. So, sa dihang si King Saul wala siya disunod ka o sa command sa Diyos niya, ingon ang Gino, I will raise another king that would be according to my heart. Muna niabot si King David. Sa panahon ni King David, na-establish ang Israel. Pag-establish nila, nahimo silang ito ang kahadlukan na nasun. Karoon sa tiyang, nahimo na silang kahadlukan na nasun. Pagkamatay ni King Saul, ang nipuli si Solomon. Pagpuli ni King Solomon, nahimo silang superpower. Nahimo silang inila even ang kanan ng mga nasun na nakadumog sa glory sa Diyos na ihatag niya sa gingarihan sa Israel, muana para mutan lang kung unsay gihimo sa Gino. Pero sa dihang si Solomon, sa later days sa iyang life, ito ng Bible, nadala siya sa iyang mga asawa. Ay, mga asawa, masag ko ni Solomon, 700 kabuok, 300 kabuok iya, mga concubines. So sa kalibutan na. So ang nalita mo, nadala siya sa iyang mga asawa, mga aliyang mga asawa. Dalun siya dito sa pag-worship sa ilahang mga Ginoo. So ang iyang heart was changed, dito sa Bible, in 2 Kings chapter 11, o na-turn not to instructing the living God, not to sa mga idols. Karon, ang Diyos tungkol faithful siya sa iyang promise kang David. Dito siya, okay, hindi na po kung kago naging karihan sa iyong panahon Solomon. Pero after your reign, ang imong anak, if they would choose to follow me, then magstay ang kingdom, mapreserva ang Israel, pero hindi ka rin mabahin yun ang nasa sa Israel. So it so happened na iyang anak kasi riubuan, wala pa nisunod sa Diyos. So ang nalito ko, na-divided ang kingdom, nahimong sa 12 tribes na ay duha ba na habilin sa muna itawag ang Judah o ang Benjamin. Then ang 10 tribes na nalahi sila o mauli na sa 10 tribes usasa ni Arise na king si King Ahab. And si King Ahab, kung imong kanaw, usami siya kahari na very the representation of the carnal compromising king. Grabe kaya niya ka-compromiser. Karon, atong tanawon, ang situation sa diyan, atong panahon na, ang 10 tribes, they were called Israel man gapon. Itawag man gapon sila Israel, pero no, divided sila. Gisunod sila ni Ben Hadad. O galing, ang aga itong panahon na Ahab, kung imong tanawon, he represents a Christian that is not in the will of God. Wala sa kabubuton sa Diyos. But today, I will not be talking about Ahab. Diri si Ahab, ato lang i-plastar na ang kahintang ni Ahab, aning panahon na, he was backslidden. Palayo siya sa Diyos. Wala siya klarong pagsunod sa Diyos. Grabe ang iyong karnalidad. Grabe ang iyong pag-compromise sa prinsipyo sa Biblia. Sa pamandang si Gino. Pero si Ben-Hadad, diri ka mapokos. Ang representation ni Ben-Hadad ang iyong pag-ibasa, he is the flesh, the world, and the devil. O kung sa may himoon ka di ay sayawa sa kinabuhi sa Kristohanon. O, oh, halin pa na ito. Sige, palihaw in 1 Kings chapter 20. 1 Kings chapter 20, please. Ang himoon sa yawa sa Kristohanon, ingon ani yun in verse 1. Dalawa.
from Syria, gathered all his host together, and there were 32 kings with him, and horses and chariots, and went up and besieged Samaria. Listen to this one. Ang trabaho niyo sa kalimutan o sa unod o sa yawa, i-besiege ang Kristuhan nun. Kaling word na i-besiege, atakon ka, gubaton ka. Palimutan ka. Tutuntun niyo ka. Mawagin ang trabaho sa yawa. Mawagin ang iyahang primary nga purpose. Manog, gusto siya na karoon panahon na he is called the king of this world or the god of this world. Siya mga Diyos, small letter G, the god of this world. Kaya gusto niya na iyahang buwaton, palimutan o daog-daogon ang Kristohan nun. Tanawa ko sa iyahang gisulti. After na iyahang gisulong in verse 2, and he sent messengers to Ahab, king of Israel, into the city and said unto him, thus saith Ben-Hadad, thy silver and thy gold is mine, and thy wives also, and thy children, even the goodliest, are mine. Listen to this one. In ano yung trabaho siya? Gusto niya na iahakang gubaton na ang imong finances, ang imong family, o ang everything na lagi mo, mga lindog na marutang yan ko ako. Ha? Diba? Talawa yung verse 2? Iyon, si Ben-Hadad, igna dito si Ahab. Ako ano na iyahang silver, ako ano na iyahang gold, ako ano na iyahang mga asawa, ako ano na iyahang mga anak, even the goodliest, bisan ang kanan na maayo, kanan na lindog, ako una. Listen to this one. Ang yawa, dili ni mo kapupiasan. Ayaw, yun una-una na is just a byproduct na pag-ipanghadlok na yawa sa simbahan para ataw na ay sense of fear about the unknown na trabaho sa demonyo. But the reality, the devil is real. O ang dili magali siya palihas anang picture na tumakitan na ay doa kasungay, taas o li, taas o ikaw na magdala o tinidor na tulog ka mukusok, dili magali inanang yawa pati Israel. And he is working sa kinabuhi si Kristohan nun. He's working on you. He's working on me. He's working on everyone. O ang gusto niya, kuhaon niya ang tanan na nanato. Kuhaon niya ang tanan na piling makuha kita nimo na unta, hindi na imong iyel ngadto sa Diyos. Amen. Ang Ginoo, ang iyang tinguha is we should be surrendered to Him in everything. Pero ang yawa, gusto niya sa iya kaunang surrender. Sa iya kaunang tugyan. Sa iya kaunang iyel. Kaya kabalo ka siya, to whom you yield yourselves, servants, you are servants to whom you obey. Sa ato pa, kung imuhang sundon ang imuhang karnalidad, imuhang galing sundon ang pag-disease o pag-surround sa mga kalibutanon na imuha, then the devil has got you. You are diseased. Ang yawa, maunay imuhang amo. You are servants to whom you obey. Mauna, inganani my soul, inanato masaptan. When the devil would present to you the world, everything that the flesh desires, kana imong unod ganahan ana, presentahan dahil ka anak sa yawa, imuha ka rin ang sundon, I'm telling you, yes, ganahan ka primero, but it will never, never satisfy you. Paminaw mo mga young people, maningkamot ang yawa, instead na musulod ka sa Diyos, mapalayo ka sa Diyos, ang iyang i-offer ni mo tanan nga naapigin niyang i-offer sa kalibutan. Mo-offer ka rin siya ni mo relasyon nga aron, instead na ang ginoo ay inusulod,
uno na nakapagpangalagan sa Diyos, kay gusto na kaalay ang relasyon na din, Panginoon. Huwag ka nagkakamayang people, mag-unda ang simba tungkol kay piliyon ang uyab-uyab kaysa kusunod sa Ginoo. Daghang mga pamilya, mangundang o simba, kay dili sila willing mo sakripisyo, muhatag para sa kadugangan sa Ginoo. Mahatlok man sila na ang ilahang mahandi, makuha, mawala nila. Pero kung imong kanalit is the devil that is desiring na ang imong mahandi, imong magamit para sa kalimutan, hindi imong magamit para sa Ginoo. Amen. Mahatlok na may tabo. If you would satisfy only your carnal desires. Kada imuha ito, imuha lang kaugalingon. Mga butang para sa kalimutan lang, hindi yung kabalikan. Amen. And what happens next? Kung naamagali, tanawa, balik sa chapter 20. So, naita po, naingon si Binhat, si Ahab, and the king of Israel answered and said in verse 4, "My Lord, O King, according to thy saying, I am thine, and all that I have." Ingon si Ahab, o sige, surrender ko, imuhala ni tanan. Okay ko, anak. Oh. Karon, in verse 5, "And the messengers came, and again, and said, Thus speaketh Ben-Hadad, saying, Although I am sent unto thee, saying, Thou shalt deliver me thy silver, and thy gold, and thy wives, and thy children, yet, tanawa, I will send my servants unto thee tomorrow about this time." Inunani niya ang trabaho si Ewa. Once you yield yourself, diha sa desires sa iyong utod, once musunod ka sa mga bira sa kalibutan niya mo, and once you would listen sa temptation ng iyong kursa ni mo, it will be coming back always to you. Magbalik-balik na. Nagtuo ka kausara na, diloy. Ang kitasyon kung imo ka na inam, muyil na ni ka anak, ay kung ina patawad, sige, di, nakalikawas na ka. Pero naapin ay sumur. It will come back. Magbalik-balik na. Dili na sila masatisfied. The devil is not satisfied sa kausara. Dili ang yawa pamilaw. Kung musukon na kalikagtukyan sa imong kagalingon sunod, sa imong unod, dili na kalikagong surrender sa Diyos. Ang may kamo, the devil is not satisfied until you get to the point na mahimo kang useless. Yeah. Mahimo kang may pulos na. Mahimo na katawanan yung inabuhi sa kalimutan. Ano mo yung gusto sa yawa? Tanunin mo. Eh, yung people nagtuo mo, na ka nang mag-experimento mo, kuya-kuya, hayahay mo, anak. Nagtuo mo nga, ka nang inyong isudlan, una-una ninyo okay, anak. Kay, dalong gana sa kawangan. Dalong gana sa kalawang. Sabi na ka mong mga babae, paminaw din mo, ayaw ninyong sayama, ingayon ka bata pa mo, na anay nagwali ninyo nga, ipreserva ang pastor, masakitan kung makakita, makadungod na yung mga people, imong itunduan, imong itabangan, imong itkaunsilan. Ya, ang ilang inoon, itugyan ng yapo nila ng pagalingon sa desire, sa yawa na nila. And even, kamong mga itang mga ninyo, hindi naman. Dili na isentel. Amen. Doesn't mean temptation, tamang rana sa mga katangon. Amen. Mas hirnig ang ato. Right. Ano? Amen. Mas huyaw sa ninyo. Right. It will be magbalik-balik na. It will never satisfy. Pero hindi ka kuhaong tangan, mahurot tangan. Tanawa, sige. In balik ka. Then, sa verse 6, "Yet I will send my servants unto thee tomorrow about this time, and they shall search thine house and the house of thy servants, and it shall be whatsoever is pleasant in thine eyes,
they shall put it in their hand and take it away. Once you yield yourself, diha sa inyong carnal desires, mag-increase ang demand, ano? No. Magka-increase ang demand sa sala kung mag-yield ka na. Nagtuo ka na inikahuman mo sa kasala o giling niyo pangayoon o giling niyo surrender kung kagalingon dahil sa Diyos o giling ka mo stand up o giling ka giling ko musugot na taong-taong kung nagka-permis sa Yawa maingon ka na ikaw, sige, okay na sunod-sunod ka na kagapon it will increase the demand of sinfulness sa iyong ginabuhi. Okay, increase. Oh, pag primero, nag-send drug messenger, ilang pangayon mo na ko, imong goal, imong server, o ang imong wife, o imong children. Ingon siya, okay, sugot ko. And yet, di ba? And yet, naingon si, ingon si Binanan. O ba na po, ipadala na po na ko akong mga servants. Ipaat ko na sa imong balay o sa balay sa imong mga servants ko. Kung unsa ilang ganahan makita nung sa inindot, ipakuha na ako kay ako anak. Inana mo dinan ang yawa, inana hurutin ka. Ang salak si Muton, kailang sa Tagalog pa, si Muton walang ikitira. Why bili na imo taman na imo kang useless taman na imo na lang kang byword historian na lang kang taman imo o na lang kang hisputan sa imong pagkakaluloy. Ang bisyo mo na imo dala ni mong atos na lautan. Ang sala mo na imo birali mong atos na walang un. O na'y gusto sa iyo. Paminawad ko ninyo mga Kristiyano. Kung kang kinsa gali ka, muyil, ulitong ka na. Maingon ka ni ka, parehas pag-ingon, may binalag ako ni, ingon ba ko si iha? Sige. The moment muyil gali ka, ulipunon nyo ka, pagka ulipon mo, pwede mo muyil. I can imagine, tanawa, I can imagine. Si, Eha, lingkod sa sayang trono, niabot ang messenger, lingkod ang messenger. Haman mo ang mga gold, lingkod si Gadadan. Haman mo mga silver, hamang mga asawa, hamang mga anak, pakuha niya. Lingkod siya, sige. Kuha ka na. Pagkasunod, lingkod ang messenger, hindi lang ka na, upa, mamalik mo, kaya naapalik ko ako. Ipaandam na inyong, ang chamber, ipaandam ang sa inyong mga servants, kaya ipatik na mo kung sa'yo mga ganaan na mo, kung sa'yo kailangan nyo, ako na pupa ako. Imagine ko sa tagaling ko siguro siya, wala, katanaw siya, pag-abot magkaupa, katanaw siya, na ay nindot kaya niya mga gamit, ingon ang servants ko, ano yung pinadar? Isa, sige, lalaan na lang. Kaya sa'yo, bako kayo dito mga gamit sa kusina, oh, gihapot, gibukang ka na sa sakot, sa kailangan na nilipinadad. Sa sige, dala na lang. Kaman wala yung dami din. Inon ana ang limuus sa iyawa sa iyong life. O, pag-ibang gusto ano, usa sa blessing ali, salamat ko mo nang itiwas ko na kung basa sa verse 9. Sa tiham, si Eyaw, iingon siya, hit na lima ayaw na, yan ko niyang mga elders, ingon siya sa mga elders, parang tip niya lima ayaw na, na daw-daong puro taan ni si Hawa, kinahamlan taan ni Musukul, karo ka na una, di na ko Musukul, buhaw ka na. Ingon, anak, dapat mabuti ka sa point sa iyong life. Listen to this, Swano. You should come to the point that you have this conviction that you will not yield yourself to the desires of your flesh, to the demand sa kalibutan, o ang tentasyon sa pagdaog-daog sa Yawa. Ikinahanglan yung may this conviction. Ayaw o ayaw sugot, daog-daogon ka sa Yawa. Ayaw o ayaw sugot, kayo mo nun mo yung sundot.
Ask God's help. You stand up and say, Lord, tabangi ko ani, di ko gusto papadayon ko ilat aning salah. Di ko gusto papadayon ilat aning butanga na. Mahino ko makaluluoy the later end. Inamin ang katapang sa iyo, iligan nila ko na iyon. Padayon kang maulipon, padayon kang mahino makaluluoy, wahong talan ang namin. Why ibinin? Young people, kabantay mo sa dihaw, didisukay mo, nilakaw ka pa layo sa kabugot mo sa Diyos tanaw, sa inyong kabuli mo na hayaan pa ka. Hindi mo ganito kang makaluluri, magaling ka, kabalik ka, na-restore ka. Eh kung wala pa ka, ikawa ka kabalik, no, hindi ka ba yun? Tututon pa yung katuna sa iyo. Nagtuwa ka ka ng sala, kausar na, mamalibalik na. Nagtuho ka, inikahuman o kuha na naanay na wala niyo, nagtuho ka, wala na yung sunod. Nga pa'y sunodoy. Amen. Gusto siya ako ulit punod ka niya. Karang kung sa mga area i-siege ni Ben-Hadad, kung sa mga area, the flesh, the world, and the devil, niya i-surround. Kani pinakauna, iyan yun yung palipakutan nga din ikaw mong grow sa iyong Christian life. Ang iyan po na yung ibisig is your personal growth. Amen. Tubo ka sa iyong Christian na kinabuhi. Kung ang pinakauna niya na target is your prayer time. Gusto siya wa, di ka kamalungang po. Gusto siya wa, di ka mag-apulapil sa mga buwaton sa iglesia basta na ay pagampu. Ang gusto sa iyo, huwag kay time spent for God. Hey, honestly, pangutanon ka, do you really spend time in prayer? Amen. Kaya panahon ka, really, as you wake up in the morning, as you find time in the day, mingon ka, Lord, hindi ko dool ko ni mo, I need your strength. I need you to be with me. Amen. I have desires, I want you to answer all these things. Kau naman ka ba nung makaanta ka niya? Napa may panahon na lang. Amen. Napa kay panahon yun na natin na lang. Makuha na rin na iagikan niyo ang sunod niya kwaon, ang imuhang Bible time. Muna yung sunod niya kwaon. Di na rin ka ka ba nung mabasa sa imong Biblia na di nakikasabot. Kaya nga no, mas malingaw yung kagtanaw sa lida. Malingaw naman ka ni isa na akong katong salita, Analisa, ni... Isa na sa TV ron? Kaya ng mga prime time, bida? Cristo. Ha? Anisto. Malingaw naman ka na tanong. Malingaw na ka na tanong, demand sa kalibutan, di na ka mo kinakapasa sa mga Bible. And don't you know, ang prayer o ang Bible time ka din mo makuha na galing na sa Yawa, nakuha na niya 95% sa iyong mga spiritual Amen. Kuha na niya. Mabit ko lang, disun na ka dahil muan ng simbahan. Sabay ka naman muan ng simbahan ka, di ba ka-excited kaya hindi man ka feed yung spiritual life. Kaya sabay ka naman mo simbahan na kanang wa ka ni kay ini kong ni pastor ng verse di kay kakarelate kay ano kay basa-basa di kay excited maninaw wali di kay excited gana ay kabubuntong sa Diyos mong madugan si Bal kawato na siya wakitin mo don't you know na ang personal growth magsugod yun na sa iwang intimacies kino if you would not decide to be intimate with God ang rin ka mo, ang yawa o mubiran mo, palayo. Wala pa yung middle ground sa Christianity. Di ba ka pwedeng magpabitin ka kaya sa tumatuma? Nga gamay sa yawa, gamay sa ino. Di ba na pwede ano? It's either din sa gusto ni mong mahimo ni mong agalon. Ino o sala? Ino o ang kalibutan? Ino ang imo uno? Di mo ka piling dali ka nga, ang panalaksa, magpinuang po. Di mo ka piling anak. Di mo ka piling, ang panalaksa, di ka pumusunod sa kabubuntos. Di mo na piling.
Christianity is on the platform of choices. You have to make a choice. Gusto kang i-bless? Dili ka, dili ka pagkamataon. Pagkas Diyos. Pero gusto ka ngayon mo kang alaot o gawagod ka sa yawa, then you choose your flesh. That demands kalibutan. Then, iliya ang pag-ilan sa yawa mo. Huwag itaw lang. At salap, huwag na siya itawag. Bisag sidla. Mauna'y pinakapaspas ng tubo na liso na imong itanong. Ngano? Abibahan mo lang kuna sa iyo. Gamit na muna. Ingon ang Bible, you will enjoy the pleasure of sin man. Pero ay pakapin for a season. Ma-enjoy mo yung kakadyot, anak. Pero ang imuang kaalaot, ang imuang miseries for a lifetime. Mabit ako lang, karoon pa lang, if you make that condition, karoon mo bayaran na dili ni mo tugutan na ang sarap mo ay may magpasulabin mo. Ang may tabo, you will reap that condition later on. Pero karoon ka, musulod ka, sa tingo nga sa yawan mo, musulod ka sa sarap, karoon pa lang na, you will enjoy, pero later on, dito ka mag-isarabli. Anak mo lang, pili ka. Amen. In ani mo ikuwakon siya ang manimoro, di ka mag-pro. Kuwakon niya, ikuwakon prayer time, di na galing-galingan mo ating privilege. Amen. Uyok lang ito ng privilege sa church na kahit papano ma-develop ang imuhang prayer life. Amen. Dati privilege sa church, actually, hindi ba ito galing na mag-privilege? Pero, ang mga mo, unsaon man ito pag-promote of unity in asking God for unsa itong ipangayon sa Iglesia o hili ka mag-digo para mag-ampo. Amen. Hindi kailangan mag-pre-vigil. At ang pre-vigil, galang sila ni Pastor Luloy, alas 8:30 kada Bernis. Ang mga yung people, as it's time na mag-suloy-suloy mo kay Bernis, ano yung suman? Amen. Tapang mo pray. Amen. Dibilupay yung prayer lang. Ang mga ninyo ngayon, Pastor, busy mo yung gugugod. Pagano ka ka nang busy mo, na ipinakadang tulungan na kuhin sa bulsa sa yawa, ngayon ihatagin mo para palito ng mga pagsunod sa Diyos. Kanang pagka-busy mo, ako ka ang mga na-busy man. Ignore ka nga, bisan ko di ka busy mo, ako tinay mo itubag, dagkagay ko gimungan mo eh. Kagahapon ka niyo, car show dito sa to, sa city hall. Imagina niyo, na yung mga tao, isang pangma, nakapamalay. O nalikyat ka dito, ako galing, nalikyat ka dito. Eh ano, nanawasan ko dito, kay naimog sa to. O, sa katulad dito, no, istorya sila, walang manager na naimog na dito, ano ko, tanaw ko. Nakakita ko mga, magalikyat ka rin, talagang ako palimot, I'm sure ko. Magalikyat ka rin dali ang tao. At sino niyo, magalikyat ka rin, mana? Pero, o simpa, anong hindi magkakakong, mga tigo sa simpa, prayer vision, anong hindi magkakalikyat? Amen. Anong hindi magkakaanahalam niya, may ka, ay, sa kaoras, pray ko, ano? Ako, hindi ko basketball. Magaling imbitar lang ko basketball. Basta panikamutan ako. Bisa na ako, ilain mo, natungon ako. Kaya ano, gusto mo ako. Ngayon na, schedule oras basketball kani-kani. Ah, natungon ako kay basketball. Pero, gusto niyo mong mag-grow sa iyong Christian life. Amen. Nalikyati na. So, right now, mag-anak sa simbahan, inil ka Friday. What is, mag-pray ka, 45 minutes, kaman muli na rin ka. Right. Pray, vigil mo lang. Naanagi, vigil. Mula, paskin tayo. Alas 12. Pero gusto ka, mag-apunti mo din rin. Alas 8:30, singing, pagkaman, devotional ka.
Tanaw tanaw sa isulti sa Bible, natay devotional sa Psalms, kawan, uri kayo. Kawan, mag-pray. So, pili ka, kawan, o devotional. Ako ka sa kauras, alas 11, mga alas 12, hindi na kakauli. Pastor, bilar naman na. Ay, ko yun na, mabilar ka rin sa akin ng Laura TV. Ay, bilar kayo ka sulay-sulay. It's a matter of choice, Lord. If you yield yourself servants to sin, adi yung kakasunod sa Diyos. Kung ulipon ka sa sala, ulipon ka sa unod, ulipon ka sa kalimutan, ulipon ka sa awa, magpaulipon ka, adi yung kakasunod sa Diyos. Kung ulipon ako sa awa, kita din mo. Usahay ka din. Tanawa, ano man na kung na ay mga birthday, kung imbitaron ka, bisag na kay labunod, imunong biyaan, kaya magto ka. Pero simpa, schedule na to, bunta ko kapon, may ingon ni ka, daghan pa kay kong labunod ko eh. Ako sa to, kumanon. Pero anong birthday, hindi lang kakainong sa nangyong manon sa nakot ako ng labuno na. Ngayon ka sa orasan na na. Buwan ako pang gabi ka. Manong iyon na naman. Ang atong pinilihan. Muli ko, kung ang sayo magigal mo. You would besiege, you would surround, you would keep you busy para ang imong prayer time, imong Bible reading time and imong worship time mawala. O, kuyo ka na aron ang imong soul reading time wag na kayo imong. Di na ka mo share sa gospel. Di na ka kinahan mo sulti sa uman may tumog sa paagis kaluwasan. Simple naman kayo na sa katanan unta may ingot ka kabalo ka manuwas biya ka kung kumong kanipis ko. Pero anong dilit ka kayo imong nana? Alam man, kinsa may mutuo na to, ulipon na tasala. Yes. Alangan na maging mo nang dituro ka pwede, katakay ka, pag ingaw ni mo, pray, mamatay ka ng pray. Kapulong ka ang palaga sa panulong. Hindi makakaanap. E may ingaw na tayo kung katakay, sa mga pray, pinatiyamay na may mong unang kanta. Buhanda mo na. Dito. Amen. Ang ikaw, kung donate ka nito sa inyong uyab, nahin mo kang sala, naiklayo ka, nahin ka, kapalo ka, ang Ginoo mo bitaw, no? Gusto siyang maluwas ka. Isigod ka Ginoo, so kaya ka mong layo. Kinsa may totoo niyo. Well, gusto niya sa Ginoo, no? Makalungo ka sa may balita. Gusto ka ka, ha? Tuling mo ka na yun, no? Aka pa dulo, makikita ni Simba. Ako na rin mo pa Simba ako. Amen. Ano? Ulipon mo punta sa unod. Right. Ulipon ka sa kalimutan. Muna ka kay ka mo. Di yun na. Wow, hindi sa yawa ni mo. Wala kay power mo testify. Amen. Hindi na kagandaan mo sulti. Kaya mga unang mo, kisa may mutuwa. Huwag kayo mutuwa ko eh. Amen. Kisa may mutuwa na mo si mo. Uy, simba ka dito sa simba. Hindi mo ang tatulong sa ito. Kaya ikaw ang galing. Wala kayo tinuha ako simba. Amen. One time na ay dahil sudyante nga akong kaimbita, uy, bisita mo sa church. Ya, sige, pastor, bisita mo eh. Pero, may tabo, pagkasunod si Mana, uy, bisita mo sa, yes, pastor, uy, bisita mo, gusto mo, wala kita dito. Duhang, isa, mga ano, wala pa mo dito, ako galing mabalis. Pastor, wala kita dito yun. Nagal to may ate, kaya sa asam kayo na simbahan mo dito, dito, nabig sa dito ko. Handa ako dito eh. Ay, hindi tayo maong simbahan, kailang nasudran. Pwede na yung mga simbahan ninyo na sundan mo na wala ko. Tingala naman ko nga, isimba sila wala ko. Ito bibuhang na storya ako. Ako na nung iwala ako, ganit na bali. Hindi na yung mga simbahan nila ni sundan. Ikaw, sunod ako simbahan ninyo na nilito na siya. Ah, dito ang mga pastor, dito mo bibigyan doon sa motor sa kwan. Hindi na ako isunti asa. Yan, nakita mo, pwede mong ingon kayo. Bisita mo ni Pastor Kiko sa ingon na din. Na anong, iba na yung naman kaya ako mo.
surat itu mau surat dan mulia surat. Wanah namun diingat orang surat bahwa kaya malu menetak sesilingan dan itu itu ditolak itu justru ditolak. Walaupun diingat orang hawa kira pun rukuyo kira kamu imitar kawa yo isi mata kau kan jatuh yang membisita dan ingin kan mau asum itu membisita dan aku belak berdiri. Amen. Amen. Tiga kasunti, tiga kasunti. Then, not only that, he will surround, he will besiege your reasonable service. Yes. Right. Kuha una seyawa ang iwang reasonable ng pagpapalagan. Amen. Don't you know that we have all the reasons in the world to serve God? Amen. At Kristohanon, kung mangita kang rason, ganong kinanglan kang magalagan sa Diyos. Na ay tanang tubang sa Biblia anong kinangalan ka mga lagad. Una, gusto ka may mong grateful. You serve God. Iluwas ka sa Diyos. Ipakamatyan ka, hindihaan niya, himayan niya dito sa langit para manis kalimutan at huwihatan niyang kawalingon dito sa cross Calvario. Amen. Sa online paagi, ano makakasalamat ka niya? You serve Him. Amen. Di ko sa mabili mabay ka porta. Piling atakan kwartang Ginoo para mabayaran mo ang iyahang gihimo kapag pakamatay sa cross patulas mo. Amen. Sa number one, gusto ka may mong grateful? You serve Him. Ikanwa, ito ang reason. Gusto ka reasonable service, ano mga lagad ka? You want blessing? Amen. Even a Bible God is not unrighteous to forget your works and your labor of love. Dili ang Ginoo na makalimot sa tanayong mo para niya. Kanakang tuha, concrete na lang ang reason para na kay reasonable service. Kamu ba nga nagkanta sa fire na naman undang naman mo? Sa may nangita mo ninyo? Ha? Hindi na ang Ginoo ang ngayang kantahan? Pasinugan? Paano siya ang ngayang na? Is not worthy enough, or the devil has besieged you. Pasig nadakpan na mo ni binadad. Pasig nagtando-tando na lang mo ni binadad, di na mo mapilo per vision. Ay, nag-amen mo. Ha? Di na mo mapilo choir, di na mo mata choir kay si binadad na yung nagsunod-sunod ninyo. Na di na siya makuman. Karong tanaw ninyo ang kamurag na kahinawa mo gamay niya, mukalik ka muna siya. Right. Di ba? Yun ang Bible yan, tomorrow, isend na po na ako akong mga messenger. Ignore na po na damadaman ang mga lindot ni mong mga kapit niya, kaya kung siya makita na ko, aamuha na po na ko ako. Wala ba yung kayo kakanan? So ayaw yung pahilad ni Binado. Amen. Pamalik mo, kung mga nagkanto sa choir ng undang. Amen. May nangyemen nyo? Amen. Kung mga may apil-apil ay pervigil, pangapil mo. Amen. Gusto mo, demonyo, huwag mag-ilod sa inyo, pastor, dugay na mag-ilod sa tanan na maumad. Ay, siyempre, pervigil na. Right. Para nga, di ka mo sa krepisyo. Natay di pangayo sa Ginoo personal, natay di pangayo sa Ginoo Iglesia. Amen. Sa awan na nato, di nato sa sakripisyo ang Ginoo, di tamay mo ang Lord. Oh, we're showing this sacrifice kay sa imo pinagsaliti, narang nato sa pakita na na. Sa lang tayo, malingkod na lang ka sa ato, paabot na lang kagulugan taniyan, o sa iyan iulo. Paano mo mo sa prayer na itulog ni Jesus Christ? Ang pinakauna, yun siya, ask, and it shall be given. Di ba? Ask, and it shall be given. Sakto mo lang, mangayon ka, pero wala siyang hulog niya. After asking, Jesus, seek, and you shall find. Kaya ang seeking, why nangita ka ng puyo-uy? Why nangita ka wala ng sakripisyo? Itry daw ko nung sacrifice. Bukang ikaw ko nung nag-iil,
ang inyong pagampo. Na nalayo mo sa Diyos din, sige na ulo, mag-iusa na ulo kasi bahan para pray. Amen. Amen? Amen. They are not and it shall be open. Nabray na nungtok, nagkakapuyura. Ang nungtok, mag-iuk, ginang mag-iuk. Ayaw, 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 ayaw. Amen. Ang upang ka rin di kagamit sa kamot, ulo, ayaw, 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 ayaw. Itungtok na kung tahan niya, ayaw, 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 anak, ginang. Naayimun. Amen. Amen. Ang punto nila, ayaw, tubutis, binahal, malakontrol mo. Kinsay imong ginasunod, ulipunong ka na. Nakuyaw na mong ulipun ang yawa, ay kuhaan ka. Ang kanintong kung ang Diyos ka magpaulipun, dili ka makuhaan, kundi matungagan ka. Amen. O muli diferensya ko. Sa platform of church sa Kristohanon, the difference is, ang Ginoo is a giver. The giver is a taker. Amen. O muli diferensya. Ayaw kasi naman sa pagbuhang ikat sa imo. Huwag mo na sa ihat na gamayon mo. Ang mga maayon kay ikat mo, huwag na niyo. Pero ang Ginoo, sa dati mong itupyan mong pagbaligo niya, ang iyang trabaho si ikat niya tagaan. Kaya kanipay mo na niya, nature mo na sa Diyos, is God who bless us. Ang Ginoo, mag-miserable hindi siya kapanalangin. Huwag ito isang ka ng mga unbeliever na dilimutuo niya ay agap kong paulanan ang mga tanong kay ano? He's in God who bless us. Amen. Malipay man siya kung panalangin siya. Much more kung mapanungol niya. Amen. Muna ang gusto ni Tinanan, ayaw panalagat si Ko. Ayaw simba. Ayaw pasunti sa man, may tungod si mong pagtuo. Ayaw panimitar. Muna ang gusto ni Tinanan, muna ang gusto siya mo. Nang gusto, ikaw magampo. Karon, ano naman kasi mong Bible reading? Ano naman kadapit? Nagbasa si mong Bible? Genesis 3, chapter 1. Ano naman ka nga verse? Or, hindi nakabasa na yung Bible. O, papa, ano naman ka? Genesis? Ah, kayo. Pabinta ka naman, o. Bago ka lang gusto doon. Kailan naman kakatawin ng Kristo? Anong tiguan na? You read your Bible. Amen. O na usahay, mailag-ilag ka ng paminaw ka ng hindi na iwanay nga, di ba? Yeah. Mailag ka ng tibuloy siya kung ay Ginoo. Mailag ka ng suryano nga, ang dating daan, dahil ako may paagi para sa kaligtasan, bakak na. Right. Ang paraan sa kaligtasan, it's not on religion, it's not on good words, it's on a person. Amen. It's on Jesus Christ. Amen. Katong manager sa radyo, pagpemero niya, paminaw, pagkasunod, istoryano niya, isa nga, ganahan ko sa imuhang pastor programa kayo, kanang gili kayo, kanang kasagaran sa mga religious program mo, God kayo. Focus on religion. Sa ikaw, hindi kayo religious ang dating, pero nanong pa. Yeah. Inalay siya. Pastor, kanan, dito po kay in-English mo, ayan ako ka. Kanan siya, naman ko yung banda mo nung ngayon, hindi lang po ba mag-in-English mo, ayan ngayon. Ano ba? Kasi, ulo-ulo mo sa inyo. O, dahil pagkasunod ko si Mana, hindi ko ipanimlan bayan sa radyo. Mo na itong ginago mo. Pero kung kirasan ko, kahit pagkasunod sa ako, yan kirecord ang ako. Amen. Yan kinarecord ako ang wali. Amen. Ako ang radio time. Bantay ko, na ano may magdagat sa taas na recording? Pagkarmiro laman, yan ay kinarecord. Amen. Yan kinasertahan mo sa ako na, nagsino na rin mo? Dagdag na kayo mag-text nga, mamunta na, asang simbahan? Ko, tulong mo dito, ane-ane-ane, mamunta na, papakay nito nga, wala pa. Pero you do not know, one of these days, na yung tunga, may ingon na kayo, mo kong store sa kanyang sa program. Amen. Nagang magpa-counsel. Nagang magpa-pray. Ano man?
And the reality is this one. Life without God is nothing. Amen. Wait a minute. Amen. Murakak ang ginabuhi nga walay Ginoo, murakak donut. Anong donut man? You have to be born in the middle. Yeah. Naikulang. Nanindot ko kay kurma. Lagi kay siguro ka kiwaw, pero kulang ka. Baka bantay ka, pakandong ka tulad o sa kabo, kulangan ka. No, okay, kulang kayo na o sa tingano. There's something missing. Ang tao wala kali Ginoo, there will be something missing. Amen. Right. Amen. Sa kinabuhi na to, we are not made para lamang sa kalimutan. We are made for the glory of God. Amen. May purpose ito ang natin. So ayaw pa ilan ibinalat. Ayaw pa ilan na initing simba na iubukong nilo ng simbahan. Right. Ito na ay, this is my result. Musimba ito. Amen. Ano mo kasi awak po ganpungan. Huwag ka nagtanong kayo siya interesan sa imo. Amen. Para di ka musimba. Right. Ano di ka mo bro? Kaya di sa simbahan mawalihan mo ka. Right. Kaya mawalihan ka. Something na may wisdom na hindi mo makakunan. And don't you know, it's always been from the start, every time you come to the church, isang pati di ka mapanalanginan sa wali, pero your presence alone is the reason for God to pour out favors in your life. Amen. Kaya nung i-decide mo ka kung makikiusa. Ingo na pa ko, in Hebrews chapter 10 verse 25, not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, maunin kinaiya sa mga tao na kailan ino. Musimbag na, makikiusag na. Amen. Muna gusto siya, wakili ka musimbag. Ikaw ba naman siya nga, iniguan na kasi ba, your desire alone on coming to church, papura na kanya. Sa mga nga, baka dumog ka wali. Amen. Ano gusto siya? He wants you para di ka mong growth. Your personal growth, iyahan ang panikamuntan mo. Then, ikaduha, kung sa ibisig ni Bin Laden, ang imong stewardship. Tanawa, kung sa ikuhaon ni Bin Laden sa una, kang inga, kung sa iyan giniman, the silver and the gold. Diba? Is that the silver and the gold is a representation of your finances. Ang gusto sa iyo, maurot ang imong bahandi para lang sa kalimutan na walay kalabutan sa ikatina. Wala yung gusto sa iyo. Magasto ka na walay kalabutan. Wala ka marabag sa pangkupa na hurot ang imong inipon pero wala kay kundo. He would demand and he would surround your finances. Gusto sa gawa na he will make you tithes tight and your love loves you. Big ka pa tighton sa gawa. Imuon sa gawa kahit kita mo tithes. Kaya kapalo mo siya, your tithing is a show that you are honoring God. Amen. Ang Kristohan nung nandit mo tayos, huwag pa sa mga niya, kasi doon niya ang Ginoo. Partner ko niya ang Ginoo, Ginoo ko na muna niya kanan. May panglawas, tiempo, kusok ni mo, manabot ni mo, kaalam ka na niyo sa iyong pagkabaho, uuna na sa Diyos, pili na niya kuhao ni mo anytime. Amen. Kung mo niya, kuhao na sa Ginoo, at na mo ka trabahoan. Ginoo na muna ang tanan, ang gusto lang sa Ginoo, pasilunggan siya sa iyang partnership. Amen. Through the tithes, ang gusto siya wa, tithe kay kamong tithes. Imong tithes, hindi mo buhinan. Ngayon, love of hearing mo, mawala na. Imong love gift, love, lost gift na. Wala na, yung tithe condition. Goodbye. It's time for me to go.
I see you next time. Maybe in the dream. Itu kata aku cuma dengan dia pada dibuang dari seluruh rumah. Nanti kan kayak mana? Goodbye, it's time for me to go. But see you next time. Maybe in the dream. Itu mana? Mana? Oh ya, dijari. Aku udah kayak kedua. Ibu nanamu siapa? Tidak kamu akan kamu kering. Kamu akan mengalami kertai suai dalam. Dahyon, nak meminta bu, kamu dah fingerless promise. Ingat apa ya? Ada yang promise para tabang sama misionari atau kau akhir kusa mission conference. Anak muda nak as expected pas tanah ke mission conference anak ada yang mengapa skor lah atau mereka yang kita tabangan yang walak dan kabut jadi atau bilang mertekaan so ina itu kayak ibu nak rapi waktu om kita tabangan karun aside from dari buka nak rapi waktu om kita tabangan karun sa naai work sama lapang karena muslim area. Kemudian tabangan ada juga jadi apa kau yang akan jadi help ni kau jauh sah pastor disita karena aku itu pastor walika ini kau yang belum dari atau ang isoon nga nagtrabaho sa shooters dahil yung Galilean Church si Chen kau asa na dito ka na kawork katapang sa sibuli ang iyahang husband o ato nang kinatabangan sugod siyempre kung may tao kung ibisi sa yawa ikaw stewardship what you can big promise big this promise kita imo wala imo pagtuo nga naay Ginoo nga saan once you would honor him iya kang i-honor mo. Amen. Ano ang may tao sa stewardship tight sight love lost gift faithless promise say sa nun first fruit last. Ikaw mo first fruit. Mo first fruit na lang ang pagkain mo to. Amen. 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 And first fruit. Ingon ang Bible na ang pinakauna na bunga sa kanan is of the Lord. Every first thing, every first, sa Ginoo na siya. Okay, that's a way of showing na siya maoy tag-iya sa tanan o imo siyang ipasalamatan na naiunang niabot mo. Kaya di ka rin mo siya pasalamatan, di ka rin siya mo pasinunggan sa una, o ikaduha na. Kung naamag na rin ikaduha mo, abot mo ay tabi na. So rin yung kahit naabot mo, pero may naabot ang Ginoo. So rin ka rin, di ba? O ay tabi na ang kinabuhin. O na yung mungon sa'yo ba? Yung mungon yung last and first fruit. Ingaway. Fruit of the land, the fruit of your womb, fruit of your cattle. Imuhang mga tawag ni pananong, imuhang mga hayupan, the first fruit anak sa Ginoon. Pero anak, sa inyong baboy na dibuhin, Ginoon na. Pastor, wala kang baboy pinuhi, baka naman. Oh, pero meron anak, Ginoo na, sa baka. Pastor, may baka, kanding naman. Basta, pero meron anak, kanding. Gawas ko kanding, maganak ko, kabayo, ayaw na. Pero kabayo, magaling, pinaka-pernerong first fruit, diyan na. Amen. Ano? Ano ang pagpunyay sa Ginoo? Ang yawa, ang yan gusto ko ako na tanan. Even the goodliest, tawag tayo, even ang pinakamahayong, narahan mo gusto sa yawa, ko ako na. Karoon din na din mo mapagamit sa Ginoo. Din na din mo mahatag sa Ginoo. Dahil, ang gusto sa yawa, you would sacrifice only when convenient. Dito mo na sakripisyo mo, hindi na rin ako hatag ko. Ayahay ka kay, isang yun na ito, nakasulay, ayahay din. Huwag eh, nakasulay, ayahay ko yun, pwede. Ay, panahon
que kita kuat, pero dia ayahai. Diba? We are always financially hard up. Pero kamusta ka makakatol enjoyment sa mga finances ng mga buti mo? If you will learn to sacrifice. Diba na doon? Kung gusto sa iyo, huwag na kang mayayay ka makan. Agoy, kung ang simbahan, kung ang mga limbro, maranta, kung na kang mayayay, na, masira na itong simbahan. Huwag ministry ka po, anak, kung na kang maranta, kung mayayay mo, na, kanisod. Ingon ani, nagpahakon sa iyo. Tunga pa na. Kung na kang po, iwasan na ito. Amen. Ang ane ang i-besiege ni Benhadad. He will besiege your personal growth and he will besiege your stewardship. Buha ko na sa yawa na din ikaw ay mong malayong pinilalan sa Diyos. Kanyang lutapang ko ta. Hamong nagtunan niya man, salamat sa diyata ng moro ng panahon. Makasimba mi. Salamat Ginoo na ay mga prinsipyo sa Biblia ang mga saktan. Asa ni Miguel, kung kinsay ang pinasunod, may mukli-kulipo ani ng mga masters. Lord, tabahan kami na as we have understood na ang isang platform of choices, let us to make the right choices, the good ones, the righteous ones. Kapagin may ginoo na namin courage na musulod ng among piliyon na punta ka matarap. Lord, sa iyo na kayong piliyon ka utan. Sa iyo na kayong piliyon sa lahat. Sa iyo na kayong piliyon kung lang kami parayon mo. Pero, sa diakunin mo piyari, kamira'y nagbutang sa mong pagalingon sa kayong tapatayin mo rin alkansin sa rapin. Pagulong sa distraction. Lord, help us, give us His grace that we would develop this conviction that sa kung sa may kahitabo, kabalungin mo piling o kamatago na aming kaisot na sundo ang inyong kabulot mo to walk on your path, to be in your will, walk in your way, Lord, kabalungin mo, to do it. Again, isipin mo alaga kino ang hilako imo ninyo mga katawan. Imo lamang sila bipiyan na po makahimo po pag feed nila o knowledge and understanding. Kapag pagpatubo nila, ikaw po pitukyan ng the Holy Spirit. Imo ang pag-work sila at sa taksa ka kinabuhi. Imo ang pag-uphold nila nyo. Lord Jesus, imo ang protection mahatag sa ilan na nila sa mga nasabta nila mga espirituan ng mga buta. Ikaw ang Holy Spirit, ikaw ang Jesus, mo ay mag-asimilyoan yung mga kumita. Lord God, nag-uol ko nyo, pag-ayo ko nyo ng mga buta. Sa ilan, pag-abot nyo sa iglesia, I know that you are pleased kung na aking mga favor ay buko sila pinabuhi. Ano lang hindi sila nyo? Para nag-inig sila na sa ma-experiensyahan nila ang imong mga pagkabul o pagpanalangin that they will continue to honor you in worshiping you and be a good steward. Naipo sila serve ng imong Lord in righteousness. Lord, mo ang mong inisar, mo ang mong ipakayo, mo ang hitan sa mong pagkakalakan. Hindi aksidente imong kiusag, imong minimong simbahan. Hindi na the byproduct of just an accident that happened to me. You have a purpose for us. Let it be na kataka-purpose, Lord, ako pa-fulfill. Ako pa-pasinungan, ako kinabuli, nangatat pa-pasinungan din mo. Nanayin mo na katawahan na mo diklara na you are a blessed God, not only our Savior, but you are our Lord. Salamat kayo din. Again, ako iulitin mo talang pasigurong pagkait ng kasalamat. Pinakalilaman sa kamalalayan ni Jesus. Amen. Sa tamay.